Sala na ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Tampok sa Ebanghelyo. Sa linggong ito si Jose na tinawag ng Diyos upang bigyan ng malatag na tahanan at proteksyon si Maria. At ang sanggol, bagaman nasaktan si Jose, noong unang malaman na nito ang kalagayan na ang kanyang kasintahan, tinanggap din niya ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, ipaliwanag sa kanya ng anghel ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni na Maria at Jose na naging mga instrumento ng Diyos sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari sa ating buhay, sa nakadalasay inahanapan natin ng kahulugan at sa isa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kahanin ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa bawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugod na magpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nagpapaganyay ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalaglugas ka ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa... Ama namin mga pangyarihang, kasiyan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami mga kapatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanya pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa magsakit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng pinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong iyayakot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May ari ang Diyos sa ating Panginoon.
Thank you.
Palakpakan po natin ang Panginoon para sa huling linggo ng Adviento. Maraming salamat po sa Pamilya Espinosa para po sa pagsisindi ng huling kandila ng Adviento. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina, si Jose, ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagagawang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao paduwin itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya itinasya niyang hiwalayan ito ng bihim. Samantalang ang isip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sabagat siya ng lihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Panganak siya ng isang lalaki, ito yung pangalanan ng Jesus. Sabagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Tulad na po ng ipinahayag natin ngayon ay huling linggo ng Adviento. At ikatlong araw na ng ating pagpapasalamat sa paghahanda natin sa pagdating ng Mesiyas sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Anim na araw na lamang at ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At sa nakalipas po ng mga araw, ating pinagnilayan, una, yung unang simbang gabi, pinagnilayan natin ang patutuo ni Juan. Sabi nga po natin ay may tatlong pangunahing katotohanan. Una, may Diyos. Pangalawa, ang karunungan ng tao. Pangatlo, ang katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kahinaan at pagkakasala ng tao. Kahapon, ating binigyan ng pagtugon yung hamon ay pinapamanik ng buong kapal na tawa tayo ay maging mga sangdang dikit ng Diyos katulad ng pagiging sangdang dikit ng bayang Israel na naging bahagi ng kanilang istorya, ang istorya ng Diyos. Ngayong araw nito, ay nakita po natin si San Jose na utingan po natin ay ang ating kasalukuyang Papa ay binibigyan ng pagpapahalaga ang pagkilos ni San Jose. Yung po, kung tawagin po natin ay prepasyo, medyo hindi nyo masyadong nakalaga kasi ito naman ay siyang dinadasal ng pari sa loob ng pagdiriwang ng misa, pero mayroon tayong tinatawag na pitong prepasyo. Bawat misa pwede ang pari mamili ng limang prepasyo.
Pero dito sa pitong pripasyo, isa lang dito nakalagay na babanggitin ang pangalan ni San Jose bilang esposo ni Maria. Yung anim na pripasyo, wala. At yung nakalagay lamang kay San Jose ay yung unang prepasyo, yung mahaba. Hindi ko na kalimitang ginagamit ito. Yung kalimitang ginagamit ay yung pangalawang prepasyo. Pero ninais po ni Pope Francis, kanyang itinilaga na anumang prepasyo ang gagamitin sa banalang pagdiriwang ng misa, isasama si Maria bilang esposo ni Maria. Isasama si San Jose bilang esposo ni Maria. Siguro, hindi natin masyadong ramdam yun. Mas ramdam natin yung ipinasikat ni Pope Francis, yung image na Sleeping Joseph. Hindi ko si Pope Francis ang nag-invento ng image na Sleeping Joseph, maging bahagi na po na kasaysayan ng aming pananampalataya na may image sa St. Joseph, the Sleeping St. Joseph, natutulog niya sa San Jose. Pero, ito'y pinasikat ni Pope Francis. Pinasikat niya po yung image na natutulog na si San Jose. Sapagkat bahagi po ng Pagkilos na ito yung pinamamanin ko natin ngayon sa araw na ito. Na ang Diyos ay nagbigay ng mensahe kay San Jose sa pamagitan ng anghel sa kanyang panaginip habang siya ay natutulog. Ang kalimitan po, makapapansin natin na ito ay nangyari hindi lamang po sa Ebanghelyo ngayon na kung saan binigyan ng direction si Jose na alin, pakasalan niya si Maria. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Meron po ang dalawang instances. Yung sinabi kay San Jose sa pamagitan din ng anghel sa panaginip na sila ay tumakas patungo Ehipto dahil papatay ang bata ni Herodes. At ganoon din naman, noong nagpakita rin ang anghel kay San Jose sa panaginip na nagsasabi na ibalik na si Jesus sa Nazareth dahil patay na si Herodes. So, yun po yung makita po natin. Pero, yun po yung dahilan kung bakit po is living Joseph. Pero ano yung hamon ay nais mong ipahiwagin ngayon sa Ebanghelyo ng ating napakinggan ngayon sa araw na ito. Na tinatawagan si San Jose na pakasalan niya si Maria sa pamagitan ng anghel sa kanyang panaginip. Na si San Jose ay sumasalamin sa karamihan o sa atin. Ito ay sumasalamin doon sa matawagin nga po natin sa mga kung sa isang pelikula, kung ihahambing mo natin sa pelikula, hindi ito yung leading star. Hindi ito yung leading role. Hindi ito yung leading lady. Hindi ito yung leading man. Hindi ito yung pinakabida. Hindi nga ito supporting actor o supporting actress. Yung tiyatawag natin sa film industry o sa entertainment rin, ang mga extra. Mga extra. Sa Ebanghelyo natin, kung mapapansin natin, ay mas masahol pa nga sa extra. Anong sabi ng iba? Si San Jose ay panakiputas lang. Kinakinin mo iba eh. Sabagat, sinasalo ni San Jose
ang responsibilidad na kung natusin na hindi naman kanya. Kasi hindi kanya ang dinadala ni Maria. Ang sabi ko nga po sa masimula ng Banalang Pagdiriwang ay nasaktan si San Jose. Bakit? Kasi yun ay betrothed na sa kanya. Tapos nalaman niya na nagdadalang tao. Pero maaari yun ang pagkain sa makita po natin na ang buhay natin ay parang pelikula. Na maaari hindi tayo yung pinaka-leading man. Hindi tayo yung pinaka-leading lady. Maaari hindi rin tayo mga supporting actor o supporting actress. Pero alam, parang extra lang tayo. Sa term na ginagamit natin, maaari tayo lamang ay mga least, siguro sabihin natin ay katulad ni San Jose, panakibutas lamang. Pero dapat, makita natin, kahit na sabihin natin na panakibutas lamang ito, pero maliwanag sa atin na itong ginagawa natin, ang pinagagawa ng Diyos, hindi dapat natin ikahiya. At huwag dapat natin maliitin. Maging sa atin pa, o sa ating pagpapakaw. Sapagat, ano yung mahalaga? Ang mahalaga ay tayong lahat ay kumikilos para sa pagpapalago ng pagbahagi ng Diyos. Kasi hindi naman pwede na sa isang pelikula lahat ay maging leading star. Wala. Hindi mabubuo ang pelikula. Bahagi ng pagkilos natin. Ganun din sa pagbahagi ng Diyos. Na makita po natin, katulad ng halimbawa sa Banalang Pagdiriwang ng misa natin ngayon, nakikita niyo po sa inyong harapan, nakikita niyo yung mga bumabasa, nakikita niyo yung mga naglilingkod dito, pero hindi lang po ito. Hindi lang po ito yung pagkilos ng ating pananampalataya. Marami tayong mga ministries. Yung hindi namin nakikita na hindi tayo makapagdiriwang ng misa ng maayos ngayon kung walang nag-aayos ng simbahan, walang nagwawalis, ay bahagi po ito. Hindi yung magiging kompleto yung pagkilos natin ngayon sa araw na ito kung wala sila. Kaya, maging ikaw ma, ay nagwawalis ng simbahan o ikaw ma, ang nagpatayo ng simbahan, ano yung makita natin? May parehong bigat na alin, ang mahalaga yung alin, na tayo ay mag-ambag para sa paglago ng pag-aari ng Diyos. Na tayo ay kumilos para kang isa kalugaran ng mga gawain natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At yun po yung pag-aari natin, at yun pa rin para ng mga programa at mga proyekto natin. Sa loob ng simbang gabi, no, ay tayo ay nag-aanyaya na mag-offer ng mga ibang-ibang mga ando. Katulad po alimbawa sa araw na ito ay noodles. At pagkatapos ang ating na-offer, ay yun ay ipamibigay natin sa mga kapatid natin na higit na nangailangan. So, yun ay isang programa. Pero talaga, nagbigay tayo sa kayang sa ating kakayanan. Yun ang mahalaga na makita ko natin. At huwag natin maliitin. Halimbawa po ngayon, may noodles. Nagbigay yung isa ng isang pages. Yun lang kaya niya eh. Yun lang ang tawag sa kanya eh. Na maging bahagi ng kanyang pagkilos. Kung yung iba ay maging leader na sama, maraming ginagawa, maraming programa, kung yun ang pagtawag sa kanya, then go ahead. Sabi ko nga, kung ang pagtawag sa iyo ay magpagawa ng simbahan, kung yan ang pagtawag sa iyo ay Diyos, good. Kung ikaw ay tagal ang paso lamang ng simbahan, kung yan ang pagtawag sa iyo ay Diyos, ang mahalaga ay makita natin na ito yung pagtawag ng Diyos. Katulad ng pagtugon ni San Jose. Kahit sabihin ng iba, panakibutas ka lang.
Malaking butas ka lang. Surely, ay maging bahagi ng pagkilos na ito rin ang pagkaunawa na ka. Pero, maaaring sa pagkaunawa natin, ay yan, maliit lamang ito. Pero hindi, may impact ito. So, kapanahunan ni Jesus, kapag ang babae ay maaaring kapag hindi tinuluyan ni San Jose, ay maaaring ito ay paparatangan ng pakikiapin. At ang pakikiapin sa kapanahunan ni Jesus ay may kaparusahan ng kamakaya. Kung hindi rin naman, katulad ng kanyang binabalak, yung binabalak ni San Jose, dahil abandon, i-abandon na si Maria para siya yung mag-detect blame. Pero kahit na po na abandon na si Maria, ay ano, ma-ostracize pa si Maria. Kasi hindi naman ang katulad ng kapanahonan ngayon na tanggap na ng tao kapag ikaw ay single parent. Nung kapanahonan ni Jesus, ay ikaw ay magiging kaawa-awa. Ikaw lalayuan ng tao. Ay, paano? Ano-ano ang magiging kredibilidad ni Jesus bilang tagapagligtas ng isang katauhan? So, bakit mo? Maraming pagkakataon na makita ko natin kahit na sabihin ng iba, panakiputos lang yan, ay huwag nating maliitin. Ang mahalaga, pumaliwanag sa atin na ito yung pagtawag ng Diyos sa atin upang patuloy tayong makapaglingkod para may palaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, gawin natin. At talaga mo, paano pagpapala natin malalaman? Ang katulad binigisan mo siya sa panaginip, pwede rin mo. Kailan mo, ay huwag natin kalimutan na may mga pagkakataon na higit natin tayong gabayan ng Diyos. Lalo-lalo na ho sa pagtanggap ng mga sakramento. Bakit? Sabi na natin ang sakramento yun, panlabas at handa at may ginatag ni Kristo para magbigay ng grasya. At authorized, instituted by Christ to give grace. Lalo-lalo na yung grasya na enlightenment, ang grasya ng guidance. Nagkahanap tayo ng kasabutan sa mga masalimuot na pangyayari sa buhay natin. Ay, gamitin natin ito. Eh kasi baka yung iba naghihintay ng managinip. Eh paano ka naman hindi ka nang naghihintay? At saka, ito hindi na mo sa managinip at sa salita ng Diyos, siya mismo. Lalo-lalo na sa dalawang sakramento na pwede natin matanggap ng hindi lamang minsana. Ano ito? Ang sakramento ng kumbisal, ang sakramento ng banal na Eucharistia. Hindi mo maintindihan kung anong desisyon na isa sa katuparan mo. Ito ba ba yung taong pangakasalan mo? Humingi ka ng tulong sa Diyos. Mag-umpisal ka. Alam niyo, sabi ng pato, paano ako matutulungan ng pag-umpisal? Hindi yung itatanong mo lang sa kahit eh. Yung simple pag-umpisal, bakit? Kasi po ang tao, kung isang hindi makapag-isip ng maliwanag, kasi bakit? Siya ay nalalakungan na una ng kasalanan. Kaya kung isang hindi natin makita yung liwanag. Simple ba yun? Confession. Well, kung may pagkakataon para humingi ka ng spiritual guidance, pwede, pero simple ba confession? Ay, maaaring magsalita sa iyo ang Diyos. Sa banana, pagdurihan ng misa, kasi hindi lang ito panaginip. Narito mismo si Jesus. Tayo na iniwala na narito siya. Sa ano na tinapoy ng anak, He is physically present. Spiritually and physically present. Kaya, ano sabi natin si Jesus? Magsimba tayo. Bahagi yun ang pagkatao na kung saan, yung iba po, ay kumisan, hindi nilang makuha ng isang araw lamang, kumisan ay sila natitirto tatlong araw, yung iba kaya may kumisan ay talagang nagdudubena na yung siyam na magkasunod ng araw,
o pwede rin naman siyam na linggo. Kailang napakatagal ngayon. It will take 3 months. O pwede rin naman siyam na sunod-sunod na araw. Isimba ka lang araw-araw. Pero ang palagay ulit, ito, nandito sa Jesus. At sigurado mo magbibigay sa ato ng direksyon para matugunan natin ang kahulugan, ang kasaysayan ng ating buhay upang patulad ni San Jose ulit, tayo rin ay makaamba upang mapalago natin ang pag-aari ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Maliit man o malaki. Pero huwag mo natin kalimutan na tayo ay dinadala katulad ng halimbawa na ipinakita ni San Jose. Kahit nasabihin natin na itong ginagawa natin ay panakiputas lamang para sa Diyos. Ito'y bahagi ng kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Perez, ipinagpakasakit ni Ponso Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibig, nanawag sa naroon ng mga imam, na may kanyang araw na buhay na magbulig, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin dito at uupawang sa kabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naranasan ang tao ang awa at pag-ibig ng Ama. Sa katauhan na Jesus, na Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Buong paniniwala na ating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsumamo at panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon. Sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang aming manalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid ng alaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawa na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pamamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin.
Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na tulad ni Jesus ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo. Panginoon, pinigyan mo ang aming panalangin. Ama naming mapagpamilihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway, punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kaligtasan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karamalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong kampana ay papanalinawa ng paglugob ng banal na Espiritu na pumupuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa imanak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon sa pagsusubong mo sa Kanya. Ang ibinahay ng lahat ng mga propeta ay ang pagsilang niya ipinananabikan ng mahal na bereng Kanyang inang tunay. Sa pangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay ilahag ni San Juan Bautista ng Kanyang pin sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
ay maging magawa matugon ng ating Panginoon na Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob ng maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito ang kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, pinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan ng aming dugo, nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.